Panginoong putihin, ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Tayo'y magbigay gala sa Diyos na sa timay lalang. Tanayin ako niya at hinirang kawang iningatan, ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lingid sa aming paningin ang mga inihanda mo para sa mga nagmamahal sa iyo. Padaluin mo sa amin ang agos ng iyong pag-ibig upang sa pagmamahal namin sa iyo nang higit makamtan namin ang iyong mga pangakong di malirip na hindi pa sumasagi sa isip namin o panaginip. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Ruth. Si Elimelech, ang nasirang asawa ni Noemi, ay may isang kamag-anak na ang pangalay Boaz. Mayaman ito at makapangyarihan. Isang araw, sinabi ni Ruth kay Noemi, "Pupunta po ako sa bukid at mamumulot ng mga uhay na naiiwan ng mga gumagapas. Doon ako sa may likuran ng sinumang papayag." Sumagot si Noemi, "Ikaw ang bahala, anak." Kaya't si Ruth ay nagtungo sa bukid at namulot ng mga uhay, kasunod ng mga gumagapas. Ang napuntahan niya ay bukid ni Boaz. Nilapitan ni Boaz si Ruth at kinausap, "Anak, huwag ka nang pupunta sa ibang bukid. Dito ka na lamang mamulot kasama ng mga manggagawang babae. Tingnan mo kung saan sila gumagapas at sumunod ka. Sinabi ko na sa mga tauhan ko na huwag kang babawalan." Yumukod si Ruth bilang pagbibigay galang at ang wika, "Napakabuti ninyo sa akin, gayong ako'y dayuhan lamang." Sumagot si Boaz,
Nabalitaan ko ang lahat ng ginawa mo sa iyong biyanan mula nang mamatay ang iyong asawa. Alam ko ring iniwan mo ang iyong mga magulang at sariling bayan upang makipamayan sa isang lugar na wala kang kakilala. Napangasawa nga ni Boaz si Ruth at inuwi sa kanyang tahanan. Sa kapanahunan, pinagkalooban sila ng Panginoon ng isang anak na lalaki. Si Noemi ay binati ng kababaihan. Purihin ng Panginoon. Binigyan kanya sa araw na ito ng isang apo na kakalinga sa iyo. Maging tanyag nawa sa Israel ang bata. Maghatid nawa siya ng kaaliwan sa puso mo at maging gabay sa iyong katandaan. Ang mapagmahal mong manugang na nagsilang sa bata ay higit kaysa 7 anak na lalaki. Kinuha ni Noemi ang bata, magiliw na kinalong at inalagaang mabuti. Siya'y tinawag nilang Obed. Balanay sinabihan nilang nagkaapo ng lalaki si Noemi. Si Obed ang ama ni Jesse na ama ni David. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Siya'y laging pagpapalain kung ang puon ay susundin. Siya'y laging pagpapalain kung ang puon ay susundin. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot. Ang maalab na adhikay sumunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligayat, uunlad ang kanyang buhay. Siya'y laging pagpapalain kung ang puon ay susundin. Sa tahanan, ang asawa'y parang ubas na mabunga. Bagong tanim na ulibo sa may dulang ang anak niya. Siya'y laging pagpapalain kung ang puon ay susundin. Ang sinuman kung ang Diyos buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mula sa Siyon, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay pag-unlad ng Jerusalem. Siya'y laging pagpapalain kung ang puon ay susundin. Magsitayo po ang lahat. Sumaiyo niyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao at sa kanyang mga alagad, ang mga iskriba at ang mga pariseo ay kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises.
Kaya't gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang iniuutos. Ngunit huwag ninyong tularan ang kanilang gawa, sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinangangaral. Nagbibigkis sila ng mabibigat na dalahin at ipinapasan sa mga tao. Ngunit ni daliri ay ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagdadala ng mga iyon. Bawang pakitang tao ang kanilang mga gawa. Nilalaparan nila ang kanilang mga pilakterya at hinahabaan ang palawit sa laylayan ng kanilang mga damit. Ang ibig nila'y ang mga upuang pandangal ng mga sa mga piging at ang mga tanging luklukan sa mga sinagoga. Ang ibig nila'y pagpugayan sila ng mga liwasang bayan at tawaging guro. Ngunit kayo, huwag kayong patawag na guro sapagkat iisa ang inyong guro at kayong lahat ay magkakapatid. At huwag ninyong tatawaging ama ang sinumang tao sa lupa sapagkat iisa ang inyong ama, ang amang nasa langit. Huwag kayong patawag na tagapagturo sapagkat iisa ang inyong tagapagturo, ang Mesiyas. Ang pinakadakila sa inyo ay dapat maging lingkod ninyo. Ang pinakamataas, ang nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Nais natin bawat Kristiyano na ang ating pamumuhay ay maging buo, tunay, na merong ugnayan ang ating pagnanais sa ating tunay na katayuan. Kung gusto nating maging mabait, gusto nating lumago sa kabanalan, hindi tayo mabait at banal lamang sa Facebook. Pero pag walang Facebook, yung mga tao na sa paligid mo, kayang sabihin sa iyo na mabait yan. Mabuting tao yan. Hindi lang sa Facebook mukhang mabait o masipag. Minsan, doon tayo nagkakaroon ng split sa ating pakikipagtungo. Pag sa post, mukhang masaya at mabait. Pero pagdating sa bahay, hindi mautusan. Sa post, nagsisimba lagi. Pero pagkatapos, chismis din magdamag. Hindi yata nag-uugnay ang ginagawa, ang nais sa aktual na ginagawa. Naaalala ko, may isang bata, sabi niya, "Lola ko, bakit ganoon? Ayoko na magsimba, Father. Bakit?" Tinanong ko, "Bakit ayaw mo na magsimba?" Sabi niya, "Kasi ho, yung lola ko, pagkatapos ho magsimba, pag-uwi, akala ko po bumabait. Bakit ganoon po, Father? Pagkatapos ho magsimba, puro mura naman ang inaabot ko sa bahay. Father, ayoko na magsimba." Ganun lang din naman. Ang sagot ko na lang, "Huwag mo siyang intindihin. Ang intindihin mo, tungkol sa'yo. Pagdasal mo, lola mo, pagsabihan mo, 'Op, lola, kakasimba lang ang bibig." Magandang paalala sa atin ng Ebanghelyo natin ngayon, na tayo ho bilang Kristiyano ay patuloy na inaanyayahan ni Jesus na maging buo ang kalooban. Na ang ating pinapakita sa tao ay siyang talagang tunay nating pagkatao. Hindi tayo nagsusuot ng maskara. Maskara na mabait, na mabuti, pero loob chismosa at mapanira naman. Maskara na ikay may galang sa tao, pero loob naman, manyakis ka naman.
sana ang isuot natin, wala, ihubad ang maskara at ang sana'y makita natin ang tunay nating pagiging mabuti. Tunay nating pagiging banal. Pagsasabihin mo, Father, eh hindi pa eh. Magsimula ka na sa paglalakad. Simulan mo na ang paglalakbay mo. Ito ang paanyaya sa iyo ni Jesus ngayon. Ihubad ang maskara. Nagnanais nating maging mabuti sa harap ng tao. Pero hindi ba't ang pinaka-importante, paano tayo tinitignan ng Diyos? Di ba yan yung mas importante? How is God looking at our life? At yun po yung nais na paanyaya sa atin ng Diyos ngayon. Ang ating pagkatao ay maging buo. Walang pagbabalat kayo, walang paghihiwalay. Ikaw na ikaw, ikaw mismo, tunay na ikaw. Hindi yung ideal self mo. God wants the real you. At yung tunay na ikaw, yan ang hubugin natin sa pamamagitan ng mabuting balita ni Kristo. Minsan, no, ang buhay natin sa pananampalataya ay hindi madali. Hindi naman madali maging mabuti. Minsan, may mga temptasyon, may pagsubok. Nagdanais kang lumayo sa bisyo, sa chismis, may isang kaibigan sa'yo magchat-chat Mars, may balita, may chika ako. Ngayon may choice ka, papatulan mo ba yun o sa'yo Mars, out ako dyan. Ayoko na. You have the choice. I know it's not easy, but with God's grace, we can. With God's grace, we can. Kaya natin sa grasya ng Diyos. Kaya hilingin natin ang grasya ng Diyos na ito palagi. Ang grasya ng pagbabago ng puso at ng loob. At pag hiningi natin, ang Diyos ibibigay sa atin. Dahil ang Diyos kalakbay lagi natin sa ating buhay pananampalataya. Sasamahan tayo ng Diyos lagi sa paglago ng ating buhay. Kaya po, ito po ang hilingin natin sa mahal na pong Jesus Nazareno. Panginoon, bigyan niyo po ako ng grasya na maging buo para sa iyo. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, mayroon tayong isang ama sa langit at isang guro, ang kanyang bugtong na anak. Lumapit tayo sa ama at ipanalangin ang lahat ng kanyang mga anak sa lupa. Ang ating itugon, basbasan mo kami, ama aming nag-iisang ama. Basbasan mo kami, aming nag-iisang ama. Ang mga tinawag sa ministry ng orden, naway maging tapat at matiyagas sa kanilang banal na tungkulin. Manalangin tayo. Basbasan mo kami, aming nag-iisang ama. Ang mga magulang at mga guro, naway maituro sa mga kabataang nasa kanilang pangangalaga ang mabuting halimbawa ng kanilang buhay. Manalangin tayo. Basbasan mo kami, aming nag-iisang ama. Ang salita ng Diyos, naway maging gabay natin sa ating mga kilos at naway lagi nating asamin na gumawa ng mabuti. Manalangin tayo. Basbasan mo kami, aming nag-iisang ama. Ang mga matatanda, nalulumbay at mga may sakit, naway tingnan natin ang may habag at pagaanin ang kanilang pagdurusa. Manalangin tayo. Basbasan mo kami,
aming nag-iisang Ama, ang ating mga mahal na yumao, naway tumanggap ng walang hanggang kapahingahan at bagong buhay sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Basbasan mo kami, aming nag-iisang Ama. Ama naming Diyos, dinala namin sa iyong harapan ang mga pangangailangan ng mga nakakakilala sa iyo at yung mga hindi pa nakakarinig ng iyong pangalan. Ipagkaloob mo ang aming mga kahilingan sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay upang maganap ang pagpapalitan ng iyong kaloob at ng aming handog sa aming paghahain na iyo na ring ibinigay para kami maging marapat na iyong paunlakan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandahang loob, kami ay iyong ibinukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos. Dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang paraang may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinag-iisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala.
pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo at sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ng mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen. Pagkasabi ng pari o ng lay ministers ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister, sumunod po tayo. Maraming salamat po. Sabayan kanyang inirang
tayong nauuhaw sa mundo. Dali kumain, uminom kayo ng kain ni Jesucristo. Mga paalala po sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa banal na pakikinabang ni Kristo ay aming pinagsaluhan. Hinihiling namin kami maging katulad niya sa langit, pakundangan sa kanyang pagiging aming kaparis bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinduho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, di marangal ka namin.
Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre,